si Marathon King. Okay, ito yung pagkagaling namin sa Nagoya Port. According, hindi daw kami dinerecho. Para tumingin at dumi ng roadfish. Ayan, ito yung mga Oranda goldfish. Ayan yung balak na nabili. So, depende sa size na nabili namin. Iba-iba ng size. 800 yun lang. So, ito mga koi fish. Ayan, ang ganda ng kulay niya. So, missing yun each. So, sa peso, nasa 900 pesos ang isa. So, yung prices nila dito sa mga koi fish is depende sa size. So, iba-iba ang price niya. Ito, malaki, mas mahal. Ang maliit, mas mura. Store na to, dito ang may pinakamurang mga goldfish na mabibili. Unlike dun sa mga mabibili mong store na mga naka-aquarium lang na mga store, much cheaper dito. Kasi nagbibreed talaga sila dito. So, ito, 300 yun lang each. So, nasa 120 pesos lang siya. Ayan yung color white ang bibili. Ito, ang gaganda ng kulay ng Oranda. 600 yun each naman ito. Ayan. So, sa peso, nasa 280 pesos each ang isa. Moments later. So, ito na yung nabili namin goldfish na Oranda. Yan. So, nagpalit kami ng goldfish. Oranda. Ayan, dalawa lang sila mag-partner. Kasi para hindi sila mag-away-away, so kailangan magkalahi. Hindi siya haluan ng ibang klase ng fish. And para tumagal yung buhay niya. Hindi sila mai-stress. So, magkalahi sila parehong Oranda.